lang, ha? Ha? Saka galing! Oras, walang minuto bago mag-alas 11. Bakit ngayon ka lang nakauwi ng bahay? Ha? Alam mo may curfew? Alam mo may curfew? Pangga! Welcome back sa mga kanina wa natin kasama. And welcome sa mga karating-rating lang sanggaling. Happy, happy Thursday ulit everyone. To the beautiful people of internet. Kamusta kayo? Magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y nagagalak. Oh yeah! Ah. 7001-7949, mga pangga. Oy, nga wala ha. Nasa kong pasalamatan. I don't know kung nakikinig ka kagabi, di ba? Oh. Thank you very much to Spritz Hard Seltzer. And with the landan and apple flavor, yung Spritz yung kagabi. Ano to eh? Tinira ko on-air to kagabi, hepe. Thank you very much, ha. Spritz Hard Seltzer with the landan and apple flavor. Ang tinira ko kagabi yung apple flavor. Red. Oo. Red. If you love me like you tell me, let's be careful with my heart. You can take it, just don't break it, or my world will fall apart. You are my first Quan. And I'm willing to take the chance, and the life is true. Ano mga lyrics? Lasing na naman. I'll still be loving you. I will be true to you. Ulam nyo kahapon. To you. It's a promise that you will do from the very start. Please be careful with my heart. Bakit? I love you and you know I do. There'll be no one else for you. I'll be gentle with your heart. Huwag ka tumatawa dyan, Norin, ha? Kumakanta ako dito. Mukha ka ba ako nag-joke? I'll caress it like a morning dew. I'll be right beside you forever. Alam mo ito kinakanta ko? Po. Ha? Po. Alam mo yung kinakanta ko? Ano ba dahil? Mahal na rin hindi ko lang ito. Be careful with my heart. Please be careful with my kwan. Ala. Eh yung ano, yung team song na nanay at tatay ko. Ano po? My love. Actually, yung first two words na yun, hepe, pwede mong palitan na kahit ano yun eh. Pinoy, there's only you in my life. English love. Diba? Oh. Diba? Kahit ano pa. Ah, diba ba? Ano? Cheapy. Cheapy. There's only you in my life. The only thing that's right. Ikaw na. Hindi ko po alam yun. Yung kadugtong, baka magkamali. My first love! Di ba yun yung abit? Hi, Noreen! You're calling from La Union? Opo. Is it the first time you're calling the show? Opo. Really? Tagal ko na pong gustong sumawag. Naka-loudspeaker ka ba? Naka-headset? Hindi naman po. Wala pong headset. O, sige, lakasan mo lang. Pigsaan mo lang, ha? Ala. Una. Pigsaan talaga? Una, ha? Apay nga, radyo, apay, di kagsakot na pigsa. Ano man kay Ilocano, kuya, joke. Ilocano ka nin, nagbayag ka nga, umawawag tapos na eh, maputad lang ta, nakapoy ta, panagsasaritam, di ako na. Yaka no? Idik ka mo ta ako ha, tas nguho, tas subsubaw. Ay, ano po ba? Idik ka mo ta ako.
Wal! Yung kuya. Eh, dagkang mga sub-sub mo, sa telepono, tap-exam, tip, pinagbalikas mo, Ray. Ag-sit-sit ako lang yung kuya. Ha? Nya-nya-nya? Ag-sit-sit ako lang, uncle. Kang-kang ako, ha? Kang-kang, pasalamang nga. Oh, kasalamang. Ag-headset ako, uncle. Madi, ha? Madi, madi tayo the headset, ha? Handheld lang. O, kasalaka mo lang, ha? Agamamu, yung madi din na nakabom. Ano daw? Anyways, anong ginagawa sa boy ni Noreen? Sa ngayon po, since pandemic na kuya, ano, online seller lang po, sideline. Anong binibenta mo? Ano po, plasticware at glassware, bukod po doon eh, kasambahay ako sa ngayon kuya. Okay lang yun. Oh. Kasambahay, minsan online seller. Sige. Ba't ka napatawag? Magpapa-advise po. Game, kwento mo. Ano, bali nung wala pa po kasing pandemic is nag-work po ako sa isang salon. Mm. And din sa isang salon po, sa kapit-bahay naming pwesto is doon ay meron na yung tindahan ng mga cosmetics, yung parang mga parlor supply, parang Watson din po ba yung mga kailangan sa salon needs. Mm. And then doon po is may, meron silang kasamang parang boy nila. I think is, sabi po kasi nila sa akin, ang kwento lang din is, yung boy na yon is taga, from all the way from Albay sila. And then yun daw pong kamag-anak, hindi naman actually kamag-anak, parang kapit-bahay doon. Nakapag-asawa daw po ng Chinese and then since may negosyo nga po sila dito, eh, kailangan ng tao para hindi na nga lang din iba. Kinausap po siya na, kung gusto, iluluwas from La Union, dahil ang sahod, libre na lahat-lahat. Eh, siyempre. Saan dadalhin? Iluluwas daw po siya sa La Union kasi from Bicol nga daw po sila. Okay. So yung pinagkatrabaho, teka lang, naguluhan ako. Yung pinagkatrabahuan mo, mayroong kukuning ano, part ng empleyado na manggagaling ng Albay. May kapit-bahay po kami doon na sila daw po is from Albay. Yan ang kwento. Hmm. And then, ang sabi, kaya daw po siya nakarating dito kasi daw po yung parang kapitbahay nila doon, nakapag-asawa daw po ng Chinese, may negosyo dito sa La Union. Then, kinausap po siya kung payag siya na iluluwas dito kasi kailangan nga ng boy. Kasi para wala nang sa madaling sabi, nakarating yung tao sa La Union? Opo. Okay. Tapos? And then, nung andun po ako, parang sabi nila, nakikita-kita ko siya, pero hindi ko po pinapansin yung boy nila kasi parang tahimik lang dun sa tabi, na nagse-cellphone lang pag walang ginagawa. And then, hanggang sa one day po, naglakas po ako nakausapin siya kasi sabi ko, ba't parang wala kang kaibigan dito? Eh, sabi niya po sa akin, hindi siya marunong magsalita kasi masyado ng Ilocano. Mm. And then, hanggang sa naging kaibigan ko po, hanggang nakakapintuhan madalas, hanggang sa naging close kami. Mm. And then one day, sabi po ng boss ko sa akin, alam mo minsan, sabi niya sa akin, ang agang dumating niyan, yung kasama nila sa kabila, eh since parang sabi niya, wala siyang matambayan kasi yung amo niya is, hindi pa sila dumarating, sabi niya. Din kinausap ko, tumambay sa amin, sabi ng boss ko, tumambay daw po muna siya sa pwesto, kinausap po na yung boss ko kung pwede pong nakiupo muna, gano'n. Uh-huh. And then umamin daw po siya sa boss ko na, ate, senyorin ba? Mayroon na bang, taken na ba yun? Gumanon daw po siya. Kung meron. Ikaw daw ang taken ka? Opo, tinanong daw po niya. Orang tamay na, yapa yun! Nanyakan na eh, sobrang piting siya. Tapos? Hindi lang tinanong daw po niya. Tinanong naman daw po ng boss ko, bakit? Oo. Tayo po ba? Sabi daw ng boss ko. Hmm. Kasi parang sekretary na din po ako ng boss ko na may ayaw ng salon. Sabi daw, ate, kung hindi naman mamarapatin yung dalaga ba, wala naman siguro masamang magkagusto. Ay! Apo na yan! Eh, ang din nata si kanya sa ingal! Ay! Apa yan? Nay! Kuha mo na yun, ang baybagas! Sorry. Sorry. Tapos, pagdating ko po ng magabandang ano, kasi ang usapan naman ng boss ko po is alas 9 ang pasok ko. Okay lang, alas 9. Din dumating po ako ng around 9. Kuhento po sa akin ng boss ko na, alam mo kanina, ang agang dumating ni ano sa kabila, sabi niya. Ni best friend mo sa kabila. Eh ngayon, wala siyang maupo, nakiupo muna dito sa akin. Eh, tinanong niya, tinanong kanya, hindi sinabi niya ganito. Sabi ko ng aking boss. And then,
Para pong nagulat ako na parang ate naman. Napaganoon ako kasi wala naman akong intention talaga sa kanya kasi ako gusto ko lang magkipagkaibigan, makausap pag walang ginagawa, ganun. Think lagi naman siyang tumatambay po sa labas pag wala silang deliveries. Hanggang sa one day, and then po, nagkaroon na kami ng communication kasi sabi niya, add ko na siya sa FB. Nagkaka-text na nga po hanggang sa naman naging magkaibigan. Pero yung pong time na inamin niya sa akin, ako po talaga walang-wala. Na para bang ulan ng halang, ew. Kumbaga ikaw, you were just playing, you're just being nice. Opo, parang friend lang po talaga. Wala akong ibig sabihin na iba. Ay, hindi ko naman po nabibigyan niya ng kahulugan yun. Hanggang sa the time po na umiiwas na rin ako kasi parang nahihiya na rin. Para pong so, kumbaga, gusto ka niya, hindi mo siya gusto? Opo, parang ganun po yung nangyari. Pero, baka naman pinaasa mo, ha? Hindi naman po. Nakaka-jamming lang din. Nakaka-jamming sa anong bagay? Inuman, Hindi naman pa. Like, unlike minsan po kasi is one time, nung December po yun, nung wala pang pandemic, ang lakas ng mga, alam mo naman po, share sa mga talon. Ang dami naming rebound. Inabot kami ng alas 7 bago naka-uwi. And then sila din, late na rin naka-uwi kasi ang dami pong dumating na products nila. Nag-inventory pa daw. Oo. Mga chemical, di ba? Opo. Alam ko yun, may salon ako dati. Tapos... And then paglabas ko po ng habang naglalakad na po ako sa may night market, mag-aantay na sana ng masakyang pauwi. Sa may Kapitolyo. Opo. Nakita ko siya maglalakad doon. Oo. Tumugtog, nag-perform na ako diyan. Opo, 2012. Makita po kita dito nasa kabilang stage. Ano na nagsabing yung taon? Matanda ako. Nag-parade. Hanggang sa nakita ko siya, lumapit ako, sabi ko, uy, ba't pa-uwi ka na? Ganon ko po siya. Oo, maghahanap lang siguro ako ng makakain kasi tamad na rin siguro ako magluto sa boarding kasi gabi na rin, sabi niya pong ganyan. Dinila ako ko po siya na baka pwede niya mong treat mo ako. And then, sabay po kami ng merienda. Sabay po kami ng merienda sa night market. Hanggang sa, naulit pa po yung paglabas. Kung di po ako magkakamali sa mga 3 times na nakasama ko siyang kumain sa labas. Pero gawin lang naman po. Hanggang ganun lang. Wala nang ibang nangyari. Ganun lang po. And then, after po nun, hanggang sa mga tumatagal, sabi-sabi po ng boss niya, parang hindi siya makapag-concentrate sa trabaho niya. Naku, kumbaga, nasasobrahan na yung mga chemical na kinakarga sa kahon. Kumbaga, yung kahon, good for 12 lang na, nagiging 13 na, naku. Pagka nagde-display daw po ng mga product, parang nagkakaon daw hulo-hulo yung product. Ikaw na yung lagi niyang iniisip. Tapos minsan daw po parang laging tulala. Wow, ganda mo, ha? Hanggang sa sinausap daw po siya ng boss na bakit parang hindi kaya ito nakapag-concentrate. Ano bang gusto mong mangyari? Ito ba na homesick sa inyo? Kasi ilang taon na din daw po siya, 3 years yata nandito sa La Union. Ikaw ba na homesick sa inyo? Gusto mo bang umuwi? Magbakasyon muna? Baka gusto ka niya. Hindi, umamin daw po siya na Na? Ate, siguro uwi na lang muna ako. Kasi alam na din daw po pala ng boss niya yung tungkol na sinabi niya na gusto ako kasi entry ng boss ko. Kasi magkatabi nga lang po yung first na pinagtatrabahuan namin. Sabi niya, uwi muna ako kasi uwi na lang yata ako ate. Hindi ako makapag-concentrate. Pero gusto ko na rin mag-move on kasi kaya nakikita ko siya araw-araw na wala namang pag-asa. Gumanon daw po siya. Tapos, ayun. Pero nanligaw ba siya ng formal sa'yo? Sinabi niya po via text. Pero nung nagkakasama kami na yung mga paglabas-labas namin, ganun. Sinabi sa akin via text. Kasi yung paglabas-labas po namin, parang din pa lang nakahalata ako na mukhang talagang ano. Pero ayoko namang mag-isip ng kung ano. Kasi baka sabihin niya, GGSS naman ako masyado. Pero sa akin, parang may kahulugan na bakit ganun niya ako tatuhin, na hindi naman niya ako. Ano ba yung mga ginagawa niyang pagtrato sa'yo na dapat hindi ginagawa pagkaibigan lang? Halimbawa, yung pinsan ko nanliligaw, ipinagkukuyahin niya ng pagkain yung babae. Pagdurog niya, pinapasa na niya, gano'n. Hindi naman po. Lahat ng utos, minsan nagagalit na nga yung boss niya kasi parang sabi niya, yan na ba yung boss mo? O utusan ka niyan, sige.
Kasi nasa second floor po yung pwesto namin. Minsan pinuutosan ko siyang bumaba. Pag bababa siya, pasuyo ako, ganun. O tapos, anong ending nito? Hindi yun nga po, anong panong umuwi po siya sa kanila. Ay, bumalik ng ano, ng albay. Umuwi po siya doon kasi ang sinabi po niya sa ano, sa boss niya, uwi na lang daw siya, hindi siya makapag-concentrate. Kaysa nakikita niya ako araw-araw na wala din namang pag-asa. Alakas mga Gary V, no? Nandyan ka na naman. Tinutokso-tokso ang aking po. Tapos? Ako, hanggang nung pag-uwi po niya doon, parang nung by November po yata, yun ay nagkaroon ng super typhoon sa kanila na Rolly ba yun? Parang ganun po. Na hindi ko po siya nakausap ng almost 1 month. Wala kami communication almost 1 month kasi... Nung hindi mo siya nakausap, na-miss mo ba siya? Hindi. Na-miss ko. Yun na. Alright, tam naman ang nainay. Agrarama, nagbibisayin sa marampiteng. Sinyakan na eh. Uy, hindi na, nailaw ka kanya na. Siyempre, kahit pa paano mo, may pinagsamahan naman kami. Ay, birbiro ko na sa kao. Anay, puso. Anay, anay. At tapos? Nung po wala kami, sabi niya, after 1 month, nag-communicate siya. Nang sabi niya, ngayon na ako nakapag-text kasi ang tagal namin walang kuryente. Oo nga, noong time na yun, di ba? Sabi niya po sa amin. And then, hanggang sa sabi niya, may trabaho na daw po siya. Sabi niya, ang sabi niya sa bellboy po yata siya sa isang hotel. Bellboy po siya sa isang hotel and then ang pasok niya yata is minsan pang night shift siya. So parang hindi ko po siya hindi ko na rin siya makausap sa umaga kasi parang yung oras po namin hindi na magkasalungat rin. Sa umaga tulog siya. Sa gabi ako naman tong unang natutulog dahil pagod na rin po sa mga trabaho. Tapos? Hanggang sa ano po, para bang, ano, Papa Jackson. Parang na-fall na nga pero kung kailan malayo na siya. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Okay, o tapos? Napol lang nga po kung kailan malayo na siya. Kaso lang po, para bang, ano, wala na rin siyang pagkinig. Ayaw na niya sa'yo. Para bang friend na lang po. Kasi paano mo nasabing friend na lang? Kasi ina-entertain pa rin naman po niya ako. Pero hindi nakagaya dati na ano, almost nakakausap mo siya talaga all the time. Pero wala pa siyang girlfriend. Wala pa naman daw po. Kasi ang sabi niya, siya daw yung panganay sa kanilang magkakapatid. And then siya lang po yung inaasahan ng nanay kasi yung tatay po nila is wala na. Baka busy lang, hindi kaya. Pero nahihiyak. Ba't mo ako tinawagan? Gusto ko lang po magpa-advise kung anong gagawin ko para ano. Sabihin mo sa kanya gusto mo siya. Sabihin ko siya, sasabihin ko pa po bang gusto ko siya. Yes, yes. Mag-move on na lang ako. Kasi alam mo, mas mainam ang sinabi mo kaysa mag-a-attempt kang kalimutan na lang yung nararamdaman mo nang hindi mo nasabi sa kanya at all. Kasi trinay ko na po nagparamdam sa kanya. Wala akong pakialam kung nagpaparamdam ka, hindi ka naman multo, ba't mo gagawin yun? Sabihin mo sa kanya, ate, di ba? Wala naman masama, hindi mo naman ikaw mamatay. Kung may mapapala ka, di thank you. Kung wala, at least nasabi mo. Tinry ko na pong sabihin niyo minsan. Ate, yung teka lang, yung tinry, hindi sinabi yon. Iba yung tinry, iba yung sinabi. Parang wala kaya parang hindi niya ako nag-assume na nakapag sinabi ko ito. Ayun, sinubukan ko pa sabihin sa kanya na what if. Ganun ko hindi. Hindi kailangan sabihin mo talaga. Hindi mo dapat itatry lang, sasabihin mo. Kasi during the time na gusto ka niya, pinaramdam niya sa'yo, tama? Opo. Now it's your turn to make him feel exactly how you feel. Kasi during that time po na andito kasi, ka wala kang pakialam, sasabihin mo sa kanya. Malinaw ang tanong mo sa akin kung sasabihin mo sa kanya o hindi. Ang sagot ko, sasabihin mo. Period. Paano po? Ay, paano daw? Hindi ko alam kung o, paano. O, stone tablet. Ano ka ba? Sabihin mo, ano paano di? Gusto kita, ganun lang. Sabihin mo sa kanya. Oy, alam mo, ano, ganito ha, ito. Okay, para, siyempre, iniintindi mo. Babae ka pa rin, kaya may ganito. Sabihin mo sa kanya, okay, pasensya ka na nun ha, nung time na ikaw yung nag-approach para mag-offer sa akin ng, ano, ng feelings kung hindi ko na nasuklian. Gusto ko lang malaman mo na nung time na nawala ka dito, namimiss kita at naiisip kita palagi. Alam na niya yan. Aray. Ha? Susubukan ko pa Jackson kasi parang natakot ako eh. Natakot ako baka sabihin niya hindi na.
O di wag. Hindi kita pipilitin. Kasi during that time. Hindi, okay. I want to make something clear. Hindi kita pipilitin. Kung ayaw mo, di wag. Huwag mo sabihin. Di ba? Sino ba sa atin ang hindi makakatulog ng mabang panahon? Sino ba sa atin ang meron totga? Alam mo yung totga? The one that got away. Sino ba sa atin yun? Ikaw naman eh. Walang gagawa nito maliban sa'yo. Diba? No one is going to do this on your behalf. It's going to be you, no other than but you. Parang nawala na rin po ako. Wala akong pakialam sa nawala atin. No. I don't want to hear anything. If we start coming up with excuses, ngayong gabing ito, makakatagpo tayo ng 1,000,001 excuses para wag mo sabihin. Simula lang ang tanong mo, sabihin ko ba sa kanya na in love na ako sa kanya? O di sabihin mo, bakit naman hindi? Saan tanong na lang? Wala na akong, tumigil ka na. Ayoko na kaartihan mo. Look, the very reason kung bakit hindi mo nasabi sa kanyang gusto mo siya ng time na yun, umarte ka. Period. No? Hindi naman. Hindi, umarte ka. Period, ate. Oh, hindi mo ako maluloko na noong time na yun, wala po ako gusto-gusto kanya keme. Noong time na yun, confused ka na, alam mo yun. Nagka-boyfriend po kasi ako. Doesn't matter. O oh, yun, di ba? Yun. Pero niloko ako. Well, that's another issue. Simple lang naman to. Papa Jackson, may nanligaw sa akin. Umuwi sa kanila. Yung bang, ano, yung dati nanligaw sa akin. Na-inlove na po ako sa kanya. Na-miss ko siya. Sasabihin ko ba sa kanya o hindi? Napakasimple na sagot. Sasabihin mo. Bakit naman hindi? Okay lang naman po siguro umamin, di ba? Kahit mabid ho. Natatakot lang po kasi ako. Kasi pagka magsabi ng hindi, di ko alam kung paano magbubuon. Hindi ko masabihin. Walang pipilit sa'yo. Huwag ka magalala. Hindi, walang pipilit sa'yo. Sige po. Walang pipilit sa'yo. Ikaw yan. Sila naman po yung pinaka-very concerned niya. Anong pangalan niya? Tutulungan kita. Anong first name? Letter J po. Jason. Letter J, Jason. Binuo mo rin. Apil dito. Dali! Ulan na! Hey! Anong hotel sa nag-work ngayon sa Albay? Ano po? Sa Legazpi. Legazpi. One of my favorite, most favorite place, ano, one of, if not the most, ano, my favorite place in the world, Legazpi. Lagi ako nandyan, no? Taga-Daraga po siya actually, pero sa Legazpi daw po yung trabaho niya. Ah, talaga? Oo. Daraga. Anong hotel? Dami ko ano dyan eh. Hindi ko na po natanong sa kanya eh. Sige, okay. Jason, isang bellboy sa hotel sa Legazpi. Tama? Opo. Okay, anong mensahe mo sa kanya? Sorry, kasi nung andito ka, hindi mo lang kita pinansin. Masyado kong miyata. Wait lang, Jason. Jason. Go ahead. Okay na po. Go. Jason, sorry kasi ng mga panahong ang dito ka, masyado kitang minata at saka masyado kitang dinown, pinakinggan ko yung mga sinasabi ng kaibigan ko na wala akong mapapala sa'yo. Kasi ikaw isang boy lang dyan sa kabila. Mantalang yung mga naging boyfriend ko, may magandang trabaho. Pero niloko lang din pala ako. Hindi ko sukat akalain yung taong pinagtatawanan ko noon. Ngayon, hinahanap-hanap ko pala. Lalo na yung pag-iing lagi natin kwentuhan. Madalas mo akong ayain kumain ng banana chew habang nagkukwentuhan sa my Terry. Minis ko naman lahat yun eh. Kasi hindi ko lang masabi sa'yo ngayon dahil naya ako. Hindi ko alam kung open pa ba o hindi na. Okay lang naman na sabihin mong hindi na kasi hindi ko lang alam kung paano ko tatanggapin yun ng biglaan. Kasi nag-a-assume ako na baka hanggang ngayon may feelings ka pa rin. Hindi ko alam kung meron pa ba o wala na. Akin lang,
sana, kahit na wala na, wag mong patuloy yung communication natin kahit malayo ka na. Kasi nga, di ba? Naayaw pa ako mamasyal sa inyo. One day, I promise to visit again your place. Saya ako na nakilala kita dito, naging kaibigan kita. Ayun lang po. No, I love you. Parang hindi ko marinig. I love you talaga. Hindi ba? Huwag na. Hindi ba? Hindi. Pag nakapag-yakso, kaya ako eh. Hindi mo, mahal mo ba? Hindi. Mahal. Oh, sabihin mo. Ulitin natin from the top. Wala. Huwag na. Ikaw ba nakakapakinig ka na show ko? Opo. Alam mong bawal maaharte dito, di ba? Allah. Okay, ulit ang Jason. Jason. Ulitin mo. Sandulo, I love you. Go ahead. Jason, masensya ka na kasi nung andito, kung panahon andito ka, nag-offer ka sa akin ng friendship. Andiyan ka. Salamat kasi nakilala kita kahit may ping panahon na nagsama tayo. Sorry, kasi masyado kong pinakinggan yung sinabi sa akin ng mga friend ko na wala akong mapapala sa'yo. Kasi magkano lang yung sinasahod mo dyan. Masyado kong inisip yung mga yun. Ngayon, na nasa malayo ka na, hinahanap ko pa rin yung pagiging season sa akin. Kahit magkaibigan lang tayo nun. Salamat kasi nakakilala kita. Alaala kita dito. Yung wala pang pandemic, ang saya-saya. Salamat ulit sa lahat. Ito lang malaman mo na ngayon, hinahanap-hanap kita. Napamahal na rin ako sa'yo. I love you.
Pahingitero. Aga-aga ba? Isang break pa tayo? Tatlong oras, ano, tatlong callers na tayo eh. Pangga, play muna tayo ng awiting coming from Ed Sheeran ng awiting Thinking Out Loud. Sa lahat mga in love, hindi kayang sabihin. Hindi nyo kanta to. Wala lang akong maisip na ibang kanta. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, kung sabihin, Raja, sabihin mo! Energy! When you're